Hello, good morning po sa inyong lahat. Ang video po namin na to ay tungkol po sa aming Shih Tzu na may sakit po siya, may lagnat kasi mainit siya eh. Tapos hinihingal siya. Kaya kung may kaso po kayo ng ganito sa inyong mga aso, pag ganito dalhin na lang po natin sila sa vet kasi nakakatakot po eh kung ano yung kanilang ano. Sakit, bakit ganito? Hindi nagtigil yung kanyang hingal eh. Hindi naman po mainit. Actually po, may aircon po tong kwarto na to kaya hinihingal pa rin po siya. Tapos pag may time po siya na ano na mainit ang katawan, kaya dalhin po natin siya sa vet. Samahan niyo po kami sa observation sa kanya para kung kayo po may mga alagang aso, maobserba nyo rin po kung o kaya ma-relate nyo rin po na meron ng mga alaga nyo ng ganito po kapare sa aso namin. So ngayon po, dadalhin na po namin sa vet clinic. Siguro nilagnat siya mga 2 days na. Ang iniisip ko rin po, baka ako nakakuha siya ng virus nung nakalaang ilang araw bago siya lagnat eh. Nagpunta po kami ng MOA, tapos pinasyal namin ng pinasyal doon. Hindi ko alam kung nakakuha siya ng virus doon kasi lakad din siya ng lakad doon. Masigla pa rin naman siya, kaso nga lang yung panghihingal niya, hingal na hingal siya lagi kahit hindi naman mainit ang panahon, saka mainit ang katawan. Masigla pa rin naman siya kaso hingal na hingal, nakakawa po, parang halos hindi na siya makatulog pagkagabi sa hingal. Kaya tingnan na lang po natin kung anong masasabi ni Doc, ang observation nila. So pasensya na po kayo kung hindi kami makapag video talaga ng live kasi may music po yung ano, yung clinic nila, ang lakas ng music kaya makaka-copyright po tayo. Kaya sasabihin ko na lang po kung anong sabi no Doc tungkol dito sa nararamdaman ni Abby po, yung aso namin. Usually normal pa siya, pero pag naging anemic siya, doon na malabas ang problema. Ito po yan, diba? Nag-nose bleed na. Kung maglagay ng oras, kung anong oras po, ulit lang kung anong mga pinagbigay. Ito po yan, para sa anemia niya. Yung suspect ko, may blood parasites eh. So, ang sabi po sa kanya ng doktor ay baka meron daw po siyang blood parasite. Pero sa ngayon, binigyan lang muna po siya ng vitamins saka yung gamot para sa lagnat. Kasi oobserbahan daw muna siya ng mga 1 week. After 1 week po,
ibalik na lang daw siya dito sa clinic na to kapag ganun pa rin po ang kanyang kondisyon na hinihingal na parang nilalagnat. Lumipas po ang 3 araw ng pag-iinom niya ng para sa lagnat at saka vitamins lang naman po ang binigay sa kanya. Ganun pa rin po, walang pagbabago yung kanyang kondisyon, mas lalo pang ang lumala kasi nga hinihingal talaga siya lagi, halos hindi siya makakain, halos hindi siya makatulog. Kaya nakakaawa talaga. Kaya kapag kayo po ay yung aso niya ganito, kung wag niyo nang intayin na ano, wag niyo nang intayin na gumaling pa siya. Dali na lang talaga sa vet kasi ipaano na lang siya, ipa-blood chem. Eh kami naman, sumunod lang kami sa doktor na obserbahan lang muna siya ng after 1 week. Tapos ipa-blood chem na lang siya. Kaya ganun po ang ginawa namin pero wala talagang nangyari. Kaya ang ginawa namin, ibabalik sana namin doon sa vet na yon. Yun talaga yung vet namin matagal na nung simula, nung maliit pa lang sila. Pero na-realize namin, tinanong namin bago kami kung babalik sa kanila kung magkano yung babayaran namin sa blood game. Sobrang mahal po. Hindi ko alam kung bakit ano, hindi naman sa ganun ka private or mamahalin na clinic pero sobrang mahal ng kanilang singil. Ngayon, naghanap po kami ng ibang clinic. Nagbaka sakali na baka makakita kami ng medyo mura kasi blood chem tsaka CBC, iba-iba yung bayad nila, sinisingil nila. Ang blood chem nila is 1,500 daw, tapos iba pa yung CBC nila 1,300, tapos mga gamot pa tsaka babayaran daw and kulang 5,000. Siyempre, kahit sino naman po, lalo na kung tayo medyo kulang sa budget, hindi natin alam kung anong gagawin natin, kung itutuloy pa ba natin ang pagpapagamot o hindi. Pero sa kami po, kahit sabihin natin na wala talaga kaming budget na ganun kalaki para sa kanila, siyempre nag-aalala kami na baka kung anong mangyari sa kanya ngayon. Dahil sa sobrang mahal po ang singil sa amin, o hindi ko lang alam kung mahal ba talaga o ganun ba talaga, nagbakasakali po kami naganap ng ibang clinic at nakakita naman po kaming napaka mura po talaga sa kanila. Halos may git kalahati po yung sobrang taas ng sa vet na clinic na lagi namin pinapacheck upan sa mga aso namin. Ngayon doon na namin pina-check up si Abby. Kasi itong vet clinic na to eh, sobrang matagal na rin po sila dito eh. Hindi lang namin masyadong napagtuunan ng pansin dahil doon kami nakatutok sa vet clinic na yun kung saan namin talaga sila pinapa-check up na malapit po dito kasi sa amin. So ngayon, sa pangalawang check up na po o sa ibang clinic, sasabihin ko po sa inyo kung ano ang mangyayari dahil sa medyo mura talaga yung kanilang singil. Titingnan po natin kung ano ang result ng kanyang blood chem kasi pina-blood chem po namin tsaka CBC. So abangan na lang po natin kung ano ang result sa next video po natin kasi sobrang haba na po nitong video na to para mabigyan ko rin po kayo ng kaalaman or tips pag ganito po ang mangyayari sa inyong alagang aso bago po mahuli ang lahat. So maraming salamat po. So ganito po siya lagi, hingal na hingal, lawit na lawit ang dila kahit malamig naman ang panahon pag ulan pa. So, pakihintay na lang po natin ang result ng kanyang blood chem tsaka CBC po sa sunod nating video. I-update ko po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po huwag po kayong magsawa at magantabay sa susunod naming video. Pakisubscribe and like na lang po. Salamat!